Makati. Negosyante. Uy, negosyante. Ma'am, kamusta man ang mga kahimtang karon sa negosyante? Di ba, mag 2 years na. Si Bongbong Marcos. Kamusta karon ang mga kahimtang sa negosyante after 2 years sa pagdumala ni Bongbong Marcos Jr.? So far, ako na sinati as appeal man mi sa small and medium enterprises. Pait ang amo ang nasinati for 2 years. Number one, dili kaayo friendly ang pagdumala sa taxation. Ginapatasan ang dili lang ang deadline pero ginagipit mi sa mga buwis. O dili magbayad, diretso dayon padala og notice. Tapos less ang opportunities nato karon compared sa una nga naay equal opportunity. Madato, mapobre, pwede magnegosyo. But karon kung kinsay naay kaila. Og dool sa dugahan. Tama no, kaysa mga negosyante din he. So, ang katong kusog kaayo nga moasenso karong panahon na, ang katong kusog mo sip-sip, maoragid na. Ma'am, sa pagkakaroon ba, lisod ba karon, for example, daghan sa itong mga kaigsunan diri, wa pa jud kasulayog ka ng magnegosyo ba? Pero sa una, sulti ni mo, daghan kayo oportunidad para magnegosyo. Pero karon murag lisod ba, musulod sa pagkanegosyo? Lisod, kaysa una, dali raman ang pagkuhan og mga permits, dali raman ang pag-adto sa mga offices, kaya dili man lisod-lisuron ang mga tao. But karon medyo lisod na kay kanang walay access ang tao maskin sa information and then wala po yung sakto nga kanang pagtagad kay pagtanaw nila labi na sa dili man putanan government offices no pero sa akong nasinati kada mag-renew ko kada na ako'y atuan lahi ra gyud tong sa unang panahon nga ang mga citizen sila'y gatagaan og priority 2 years ago. Yes. Sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. One-stop shop gid na ang mga negosyante. Grabe oh, si ma'am. One-stop shop. Tinuod na. Kaya atong mga ano, ang gusto ni Duterte sa una, dili jud magkalisod ang mga negosyante, ma'am. Pero nisulti man si Marcos nga sa iyang eleksyon, ay katong nidagan dahil siya nga, iyaha jud daw tabangan ang mga small and medium enterprises. Pero after 2 years, nabati ba nimo ang okay, murag ganahan ko sa dagway ni ma'am. Pwede ba nato i-close up? Ma'am, ganahan kay ko atong imuhang dagway pagpangutan na nabati ba nimo ang tabang sa Marcos administration? Kana lang gyud amo aha sa resibo. Kita mga negosyante gahatag man tag resibo, di ba? Unsay nahitabo? Wala nay official receipt. Tanan magtatak na ta og service invoice. Daghan kaayo gi-require sa atoa nga mga gagmay nga mga negosyante. Lisod na kaayo mo, process ka sa imuhang pag-file sa BIR dayon. Daghan na kaayo ilahang gustong ipa-implement ba nga. Di na gyud mi kasabot gyud, sir. Munang, kung pwede, naauntay change sa atoang pamalakat, ilabi na sa pagtagad sa mga negosyante nga mga gagmay, hinaot pa nga tagaan gyud mi og madungog ni ang amo ang mga hinaing kaning sa BIR karon namo na problema nga unta kung unsa natoy naandan nato sa unang panahon nga ease of doing business ato to siyang ipadayon. Daghang salamat, palakpakan nato si ma'am. Grabe ka isog, walay ka hadlok nga isulti ang iyang gibati. Diri murag nakakita ko diri ganina kay kaganina manggut mga kaigsuunan, mga higala, naghisgot ta og ay nay nag-request, okay lang ba na magstorya ta og Tagalog? Kay ang mga taga ano daw Metro Manila og taga Luzon dili daw makasabot. Okay lang? Or saksak sinagol. Ayan. So kaganina mga higala, habang nagasulti ko kung nabay nakabati or nakitan ba nila ang 20 pesos nga bugas, nay usa ka kaigsuunan nato diri na grabe kayo, suko kayo ang dagway. Ma'am, tindog daw ta ma'am. Ayaw ka ulaw ma'am. Ma'am, isog kay ka ganina. Oh. Ma'am, pangalan nato og taga-asa. Si Leling Rodriguez dai ko. Sa ako ma- ay sa
Sa ako manggong kahimtang karon, tulo na kabuka kong anak, lisod kaayo sir. Trabaho ko, janitor lang, akong bana, driver, motorsikad. Ang bugas karon sir, mahal kaayo. Maski gani mangutang ta sa silingan, di gay tapautangon, kay wala tay ikabayad. Marang ang akong tang gipangandoy o gipangayo sa atong gobyerno nga ato untang gamayan lang ang presyo sa bugas. Kay ang gipangita sa Pilipino karon ang presyo sa bugas. Salamat kay sir. Ma'am, sa tingin niyo po ba magtagalog ta karon, ma'am? Okay. Kaya na ni mo, ma'am, maisugod. Mga taga Cagayanon, maisug, Musturya o Tagalog para masabtan kay basig dili masabtan sa itong presidente. Tagalog ba yan? Ma'am, may nakita ka ba doon sa mga palengke na 20 pesos na bigas? Kasi yun yung promise po ni Marcos eh, na sa kanyang administrasyon, pabababain niya yung presyo ng bigas up to 20 pesos. Wala po, sir. Wala akong nakita sa palengke na 40 pesos ang bigas. 20 pesos. Ay, 20 pesos na bigas. Ano ba yan si Marcos? Hindi. Oh, sige, ma'am. Bisaya. Para ma-express ug tarong ba? Hindi niya ginagawa kung anong sinasabi niya. Ngayon, nahihirapan ng mga Pilipino dito sa Cagayan de Oro City. Tinungaling yan si Marcos! Ayun po, hindi po yun galing sa atin mga kababayan. Galing po yun kay ate. Nasabi niya, sinungaling po ang administrasyong Marcos. Sino po ang may mga hinaing po dito? Huwag po tayong mahiya. Ipakita po natin na ang mga taga Cagayan de Oro ay maisog. Ayun, si Kuya. Oh, Kuya, dito tayo, Kuya. Dito tayo. Kuya, taga saan po? Taga saan? Taga Kalinan po. Uy, Kalinan? Opo. Dabao? Yes. Okay. Kuya, kamusta ang kahimtang karon o kamusta yung sitwasyon nyo ngayon bilang Pilipino after 2 years, matapos po yung 2 taon na pamamahala ng Administrasyong Marcos? Sa totoo lang, sakit pa na isipin na hindi siya marunong tumupad sa pangako. Dahil sinabi niya sa atin lahat, bago siya tumakbo, gawin nating 20 ang bugas. Pero ngayon, hindi nangyari. Kaya ipaglaban natin ang karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Ngayon, sinabi pa niya sa sona niya, napakalaki niyang hambog sa bansa natin. Sinabi niya, may flood control sa Manila. Hindi ako taga Manila. Pero sa totoo lang, walang hambog na presidente kung may puso siya sa bawat Pilipino. Ngayon, lumubog ang Manila. Anong sabi niya? Hindi natin pag-usapan yan. Media ang nakiusap, hindi pag-usapan. Meron bang isang matinong pangulo na ganyan? Hindi. Para sa akin, masakit sa akin. Kaya ipaglaban natin ang ating mga karapatan bilang isang mamamayan. Salamat sir, po. Sa ngayon po, yung kinikita po natin, ano po ba yung trabaho po natin, sir? Isa lang pong negosyante. Isang negosyante. Yung kinikita po, kamusta kumpara noon at ngayon? Sa totoo lang, malaki talagang diferensya. Dati, napakahusay, napakadali, walang imposible pag sinabi ni PBF President Duterte, mangyayari talaga. Pero ngayon, iba na. Pag sinabi niya, ito na, tapos na, nagawa na, bukas, nangyari. Iwan ko, bakit nangyari? Ibig ko sabihin, sinabi niya, tapos na. Pero pagdating ng sakuna, nakita, kalikasan ng nagpakita sa kanya na siya ay isang ano yan, butbot sa Tagalog? Hindi marunong butbot sa Tagalog. Sinungaling. Sinungaling po. Oo. So, mga, napakatapang ni Kuya. Ipinarating niya dahil ang isa sa mga concern niya, nangako si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi naman natupad.
kanina may nakita akong nagtaas ng kamay dito. Kuya, halika dito, kuya. Ayan, dito tayo, kuya. Oo. Kuya, pangalan po natin at taga saan? Ako po si Adam Placivit, taga Sunwan, Barangay Agusan. Barangay Agusan. Dito. Kuya, matapos po ang dalawang taon na pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kamusta po ang sitwasyon po ninyo ngayon? Ito lang, ang sa akin itong bigas, napakamahal ng bigas. May pinangako sila ngayong bagong news lang na nasa Kadiwa daw, 29 pesos na daw ang presyo ng bigas. Pero saan yung banda ang Kadiwa na sinabi nila, nasa city lang, mamasahe ka mula dito hanggang doon, balik pa rin sa 70 pesos ang gastusin mo sa isang kilo. Oh. Grabe, sana ang Kadiwa nila sa lahat na barangay, iikuha nila yung pangako nila. Hindi lang doon, pinipili lang nila ang lugar. Yan lang sa akin. Sa tingin ninyo, walang pangakong natupad si Marcos, puro lang pasyal. Puro lang siya pasyal sa ibang bansa. Wala. Pinag-initan niya yung mga kalaban niya sa politika. Walang nangyari sa atin yan. So sa tingin ninyo, sir, yung Kadiwa ay hindi ramdam ng mga kababayan po natin na nasa laylayan. Tama? Tama po yan. Hindi natin ramdam yung sabing Kadiwa na 29 kilo ng bigas. Nasaan na yan? May nakabili ba dito? Wala. Anong panawagan mo kay Marcos? Si Marcos mismo magtinda. Gusto niyo? Para makita natin yung totoo. Sir, maliban po sa bigas, ano pa po ba yung mga problemang kinakaharap ngayon ng mga ordinaryong Pilipino katulad po ninyo? Bumalik na lahat, bumalik, droga, lahat ng mga kwan, mga pangyayari noon na masama. Bumalik na lahat, nawala na si Tatay Digong. So anong panawagan mo, sir, ngayon na bumabalik na, napansin mo, bumabalik na yung droga, yung mga kriminalidad. Anong panawagan mo ngayon sa gobyerno, sa Marcos administration? Eh, kung pwede, bumaba na siya ng maaga para matapos na itong kahirapan. Ayan, maraming salamat po, kuya. Alam ko marami pang gustong magsalita dito para ipalabas ang kanilang hinaing sa ating pamahalaan.